Sinodo po, gintunaan naton sa nakaginatoy. Iniusad na panawagan sa naton Santo Papa Francisco, Pope Francis. Agud, ang simbahan magkaurusad sa paglakaton. The Church journeying together towards that objective that is communion, participation, and mission. Paghiwag ini sa Espiritu Santo sa simbahan ni Sinodo, dahilan na nakita na ako na nagtrabaho ang mga coordinators at mga nagpartisipar sa ni. Paghiwag dahilan na naabot ini ng mga tao, ano, mga sa periferiya, sa parokya, kagsan mga iba na sectors, halos naabot man na namun, kagsan mga nagtrabaho. Pag nakita na ako na trabaho ni San Espiritu Santo, kay naipaabot ninda, aninda gusto ipaabot sa simbahan, kag ang simbahan nag-apiki sa inda. Ako po, diliban sa bikaryato ni San Jose, ako po napili ninda na maging baykar po rin. Kag ang bikaryato sa San Jose, ginakomposer ni San Tulo na munisipyo, an Milagros, Mandaon, kag Balod, kag sa ninatulo na munisipyo, igwa po sin lima na parokya. An parokya sa St. Joseph sa Milagros, an parokya sa St. Bernard Abbot sa Mandaon, kag an parokya sa Holy Family sa San Pablo, kag didiman sa amon sa Balod, amo ang Immaculate Conception Parish di sa poblasyon sa Balon, kaamo man ang parokya sa Santo Niño sa Pulanduta. So, bali lima po na parokya ang nagkakomposer sa nina St. Joseph na Vicariate. Kag sa akin po, sa gamay pa lang po ako, na inaupod na po ako sa akin, Maria, na simba. Ang pagkahuna ko po sa una, building po simbahan. Pero sa pagpadayon ko po na pag-adit sa misa, doon ko po nahibaluan na ang simbahan po, kita po galit na mga tao. O kita na katauhan. Na sa diin, adi sa atong puso na nag-start si Kristo. Dati po hindi ako para simba. Kaso lang, saan naraman ko nga ako, isang fisherman, hindi kailangan talaga natin para tayo hindi ko mag-biyaya. Kailangan talaga natin magsimba para tayo madali tayo bigyan ng biyaya. Karayo, pag-asimba mo yan. Karayo. Minsan dito lang. Minsan dito lang. Dito naman na. Depende sa ano natin. Ay banda ni mo bukidan bukid di. Ayun. Mga 2 kilometers sa rin dire, pagkato. Sab ato nga bukid ho. Ato nga bukid may cross sa babaw to. Oh, sa abot sina. Layo man. Layo. Pero abot sa motor. Oo. Na motor ko man lang. Kag nakita ko na matahom na ginahimo naton sa simbahan niya na ito bagan pag
paghunga sa mga katauhan regarding sa pagkilala ninda o pag-insindi manungo sa simbahan, baga na-feel man nila kaparte sinda sa simbahan. Kag of course, nalilipay man sina no, dili masabi nato na ang mga sabat na ini, dili man talaga tanan mga matahom o tama o isabi natin mga positive tanan. May mga makita kita na mga, o may mga nabatian ako kadaraman ng mga sabat na dili man nila bagan na uyunan na nangyayari sa atong simbahan. Pero at least dila nakikita kung ano ang bayon sa atong simbahan. Kag ako po, nagtuna ko na nakilala kong simbahan sa una sa balay namon, intudluan ako ni Mama pati sa pagkilala sa mahal nga Diyos. Kag sang nakabalon ako, ka intran ako sa mga activities ang simbahan. Kaysang una, wala pa man diri pare kami sa panahon at pa kami nagasimba sa poblasyon. Dito pa kami nagano ginanohan ako sang amon kura paroko na ako man diri kay nakaintra man ako sa lay minister sa parokya. Kag dira ko nakilala ang simbahan. May times ang unang nagagagi ang El Nino dire. Gusto na wala gihapon kami ulan. Na agihan namon na naglaong kami sa pare anay nga maganubihin na kami. Kalin sa simbahan, lakat namon prosesyon Santo Niño pa kato sa bukid. Gimbisita namon ang mga kabasaan nga nagalilitik na paabot dito sa suba. Lugsong kami sa baybay. Ubog kami tagadiri dalang Santos kay parang ilang maulang daw duhagin ka tuig nga ginagyan kami sa himil. Ako nagakuan ako sa una pa uma ko sa una layo kami kay nga naka ato kami sa barrio kun na do na bukid kami kag sa una gid man wala pa ba na panahon sa una na ako nagpalawod nalunod ako dito ko na naranasan ang tanan ko nga pagpangamuyo nga gambuli kana pa sa Diyos mo yang naranasan ko ang Ginoo ara sa atong buhay mulang na po. Hindi ko na maripatar ko. Dawa ko daw, matangis ko kay doon ako, matay na ko. Second life. Amo, inaranasan ko nga ang Ginoo ara sa aton. Amo na nga ako yung hambal sa aton kay nagakuan ako sa natawag na simbahan. Nga ang Diyos ara sa aton. Sa aton sa dire, sa pagpangamuyo lang. Kay kung wala ko gurong pinangamuyo, patay na ako. Kaya hindi mo kabalo maglangoy. Naguba amon sa kayan. Paano man nga kung wala ang Ginoo nagantabay sa akon, nga gintagaan niya ko sa ginambayan ko, guro patay na ko. Amo na nga, ang Diyos ara gid sa tanan. Amo na nga akong ginupan. Amo na nga, isa lang mga manakapalapit ko simbahan. Sa ako naman, ang maambal ko sa mga parauma, na ang umag ginatawag nato nga bugay. So, wala kita sang kinalaman sa kung anong itutubas ang imumay, kay na ay grasya ang halin sa Diyos. So kung ikaw para uma, hindi kita maghatag sang atong kusog para mapaayo ang atong kwan. Kung bagkus magpangayje kita, magpangamuyo, ang hatagan kita sang maayo ang grasya. Kaya amo nang ginahambal pero misang katigulangan na ang umay ay grasya. Buot silingon, hindi sa aton. Ginahatag sa aton pagpamalandong, paghatag sang kaayuhan sa Diyos sa adlaw-adlaw, para matagan man kita sang kapalit nga grasya. Kaya amo lang na yung mahihambal ko sa kwan nga hindi magkalipat sa Diyos, bisan na ano nga oras, imo na ako nanay ang Diyos bago ang imoma. Hindi nga nasinudo na ginagimot yan sa simbahan. Sabi niya na krasya. At mabatsa ganun ta na isa't napagliwag at pamaagi sa mahal na Diyos. Agot masabat natin ang akyat sa panahon. Susog mismo sa plano sa mahal na Diyos. Kay kita mismo nakabatsag at nakikita ang malain-lain ng mga sinyalis na nagkinanglan
mga pangyayari na mga kinanglan sa pagsabat sa simbahan, mga kinanglan sa pag-upot sa simbahan, kagod mabatsyagan sa mga mga katawahan, labi na ngayon, hindi na mga halagyok, ngayon ka, hindi gani, baka ikot sa mga selebrasyon na sinda parte sa simbahan, na sinda katawahan sa mahal na Diyos. Kaya, mas gani na ano ang panginuwa ta, di ba? Na naingganyar sinda na may paabot ang katukluan sa simbahan, pero nadidipisilan kita. Yan na, pagi siguro niyan sa rinasiudo, di lang ang mga nagadumara sa simbahan, kundi pati na ang mga membro sa rin, ang katawahan sa Diyos. Sa grasya sa mahal na Diyos, magpukaw ini ka maghiwag. Nabatsyagan sa kada usad na ako parte kag importante ng membro na igo ako mahimuan sa simbahan, sa katawahan. Time sa ito na panahon na ang kami, ako personally kayo, kaya ang misis ko may devotion kaya talaga sa simbahan. Siya pirmi ang nagakunit sa ako, nagapadumdum sa obligasyon, sa Ginoo at sa simbahan. May mga time na umabot sa punto na isad ako sa nakalimot. Dahil sa gusto natin mag-forsige sa atong pangabuhay, sa negosyo. So may mga time talaga na parehosan iba na nalilimot ako. Pero pasalamat ako na napupukaw ako sa nakapalibot sa amo, sa nasawa ko, sa pamilya ko. During sa nato sa taas kami, dili ko napapansin ang giyagaano ang Ginoo. Kung makasimba man, okay lang. Kung maka pangadi, okay ma. Pero na time na bumaba at tuka sa baba, saka ka masabi si Diyos ko na ano yung nangyayari sa ako, saka ko nadumduman. Saka ka man lang nakurot sa puso mo na, uy, may Diyos gali na kailangan mo na sandigan. Wala akong nagapaltos during Domingo, nagasimba ka dapat. Mayo ang nagatibla. Kaya daw sa mamag-anlangan mga dutay natin na mga kundima sa buhay. Dali man na ma-refugar. Nagatuwad ako sa Diyos na. Maaram ang mahal na Diyos na. Talagang totoo ang pag-simba ko sa iyo. Ang maganda po, gusto ko po sa inda ipahiwati po, inang masasabi po ninda, ay, amugal ina siya kabis, amo po ina siya na, ay, grabe galing, thankful ko sa iya, kay ada siya, grabe ang pagligtas niya sa ako, ang buwis niya, ang buhay niya. Gusto ko po ninang ma-realize ninda itong bagay, para po palapit sino sa Ginoo. Through God, I believe, unity is the best way to improve our society. Salamat. Sa BBM ka galing. Okay. Para sa hapon ang simbahan sa tulad ng sa buhay pa na pag-iloy is a place of worship
Adi daw ang Diyos sa sunod sa simbahan. Tapos, nagpilipin ko sa mga tao para magpangadi, para magpangadi sa Diyo, para magpangadi sa Diyo sa sunod sa Diyos, kaya may magtulog na sila na Adi daw ang Diyos, lalo na kay ang Diyos daw ada sa tabernacle. Ada sa tabernacle namin si Kristo. Para sa akon, ang mga kababaihan, igot talaga sindako na papil na ginagampanan sa buhay sa simbahan. Pareho sa ehemplo, sa pagkamabuot, kagpagkamasinunodon, sa mahal na iloy na si Maria. Ang mga kababaihan, ginatawag man na maging mabuot, maging obedient, mamuhay sa simple na pamaagi, maara mamati kag magsunod sa asawa. Pero sa akong sadiri, madali lang inihimuon sa sermaton, pero malisod-lisod na himuon. Pero nagatud ako sa sermaton sa mahal na Diyos, na dili ako, dili ikaw, kag dili kita ang nagpili sa Diyos. Kundi, pinili niya ako, pinili niya ikaw, kag pinili kita niya tanan. Kag ang pagpili pa lang, usad na dako na pribilehiyo para ihatag sa aton an assurance na makakaupod naton siya sa pamaagi sa nina na mga sitwasyon. Ginapadumdong na kupkupa naton na mga kababaihan ang aton mga jugday na cross sa buhay. Kay paagi sa ni, nakigbahin kita sa kasakitan ni Kristo. Kag nakiupod kita, nakiusad siya. Bilang usada padi, nagadamgo ako, paagi sabi ko sa unang nasabi, na pamukaw, usad na pamukaw, para sa akong bilang usada padi, na makapamati sa boses sa simbahan. Kag ini na sinod, usagay na keyword sa ni, ang pagpamati. Makapamati man ako bilang usada padi, sa boses sa simbahan, dili lang kay sa nagpapamati lang sinda sa akon, kundi nagpamati ako sa boses ninda, sinda man nagpamati sa boses bilang usada pastor. Kag ini na sinod, makita magluwas na ang simbahan bilang usad na maayo na pastor. Kay usad nga ni na kung maayo ka na pastor, kung ang simbahan maayo na pastor, damadamang kita ang mga nawara. Damadamang kita ang mga nawara sa simbahan. May mga iba-iba sina na rason sa sitwasyon sa inda buhay, sa krisis sa buhay, nagunga sina sin may Diyos kaya talagang igwas in Diyos. Talagang may awa ang Diyos. Talagang may kaloy ang Diyos paagi sa inamayan ng pastor. Sa mga nasamadan, sa mga nasamadan sinda, ada ang pastor mabulong. Sa mga nawara, ada ang simbahan mahanap. Kaya good, makabalik sinda sa dalan san conversion. Sa dalan san pagbagong buhay ninda, sa grasya, san Ginoo, sa giya, san Espiritu Santo. Kaya salamat sa inasinod, na sabi ko nga kanina na ginpukaw na pukaw kita bilang usad na pastor kag an mga miyembro bilang mga karnero na nagapamati san boses, nagapamati san boses ang kada usad, nagapamati ang pastor, nagapamati san boses sa mga karnero, nagapamati ang mga karnero sa boses sa pastor. Kung sugan sa ni anaton simbahan, sigurado na usad lang na kita magalagaton padalan sa pagbagong buhay, sa dalan sa conversion. Salamat sa inyo.